Pisofi, turo ko lang yung pag-reprogram ng ganitong klaseng coin slot. So, sa lahat ng na-release ko dun sa mga customer ko, pag ganito yung coin slot na natanggap nyo, easy lang ito i-reprogram, mga ma'am, mga sir. So, first, prepare ka lang ng 20 pieces of piso, 5 at saka 10 pesos, no? Tig 20 pieces po yan, old and new. Okay? Now, next is, kailangan nating i-power on yung ating coin slot by setting the timer settings ng ating bendo into the opposite na active relay. Minsan kasi naka-active low, kailangan mo lang i-active high. Or kung naka-active high man, kailangan mo i-active low sa settings. So, paano nga ba yun? Ito yung admin settings ng pisofi natin. Puntahan lang natin sa pin configuration. So, settings muna. Ayan, settings. And then, pin configuration. And then, coin slot enable. Yan, naka-active high po yan. Iset mo lang po sa low. Para iilaw yung ating coin slot. Okay, so, patay ngayon, no? Walang naka-ilaw. So, pailawin natin. Buhayin natin. Active low natin and then save lang. Save. Okay. After nyan, refresh mo lang yung pins natin or yung mga pins natin. Okay, so ayan, umilaw na. So, that's the time na pwede na tayong mag-configure. Ayan. Dito sa coin slot natin, merong nakalagay set at saka add. So, wala ka nang gagalawin dito sa baba. Yung gagawin mo na lang is, pindutin mo to ng dalawa. 1, 2. Okay, para lalabas yung A1. A1, A2, A3, at saka A4. Yung two groups of A1 and A2, yung ihuhulog natin is 3 piso. A3 is 5 pesos, A4 is 10 pesos. So, simulan natin. 1, 2, ayan, lumabas yung A1. So, yung A1 na yan, 3 piso po yan. Hulog tayo ng 20 na piraso. Ayan, so, pansin nyo, naging A2 na. Yan. Ibig sabihin, second group of tigpi piso pa rin. Okay, so second batch, ayan. Ayan, tapos na tayo sa piso. So, check natin. A3 na siya. Ibig sabihin, ang grupo na ng 5 pesos. So, hulog natin. Okay, last phase. Check natin. Ito na yung A4. So, ito na yung last, which is the 10 pesos. So, ito yung last na ihuhulog natin. Make sure guys na luma at saka bago yung hinalo nyo sa isang grupo. So, okay, so 20 pieces na. Okay, so check natin yung lahat ng coins is papasok na. So tapos na tayo mag-reprogram. Yan, bumalik na sa zero. Okay, so yan. Check natin if kakainin nyo lahat ng coins. Ito sa piso, ayan. Kita nyo, swabe na. Tuloy-tuloy na, no? Pagka may hindi pumasok, kolektarin mo lang. Ayan. Ayan. So, next. 5.
Okay, next. 10 pesos. Yan, so pasok po lahat ng coins. So kapag tapos na kayo mag-reprogram ng ating coin slot, ibabalik na natin sa dating settings ng ating timer relay, ano? Ayan, check natin. Coin slot enable and then active high ulit. Yan, naka-active high na. Save mo lang. Press OK. And then dito sa baba, itong green. Ayan, refresh mo lang. Click OK. And then mamamatay na yan. Ayan, patay na. So, okay na po yan. So, just make sure na kapag bago yung coin slot po ninyo, dapat nakataas itong fast at saka NO. Okay? Ayan, focus natin. NO at saka fast. Yan dapat yung settings natin. So, ganun lang po. Sa ADO naman, ganon din, gawing opposite yung active settings, active relay settings ng ating coin slot. Kung naka-high ka, gawin mo lang low. Pag naka-low ka, gawin mo lang high. Para umilaw yung ating coin slot. Ayan, ganon lang po. Salamat.